Naging bahagi na ng kabataan natin ang manood ng animated show gaya ng Mickey Mouse, Alice in Wonderland, Peter Pan, at marami pang iba. Pero alam mo ba na ang animated show na nabanggit ay gawa ng Walt Disney Studio? Pero sino nga ba ang tao sa likod ng Walt Disney Studio? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, shoutout kay Klasikong Kwento at Pancha Arjan. Maraming salamat sa inyong suporta. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang mga sikat na animated show na katulad ng Mickey Mouse, Jungle Book, Peter Pan, Pinocchio at mga princesses katulad nila Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty at marami pang iba, ito lang naman ang nagkumpleto sa pagkabata ng marami. Pero alam nyo ba na ang animated show na ito ay binigyang buhay o likha ng isang Amerikanong cartoonist at animator na si Walt Elias Disney o mas kilala sa tawag na Walt Disney. Si Walt Elias Disney ay sinilang noong December 5 taong 1901 sa Hermosa, Chicago, Illinois, United States. Pang-apat na anak ng mag-asawa na si Elias Disney, isang Canadian, at si Flora Cole, isang Irish. Noong lumipat ang pamilya Disney sa Kansas, doon nahubog ang galing ni Walt Disney sa pagguwit at interest nito sa mga cartoons. May pambihirang kasipagan si Walt Disney, masasabing wala itong inaaksayang oras. Pagsikat ng araw ay nag-aaral ito sa McKinley High School at doon ay naging ganap siyang cartoonist para sa school paper. At pagsapit ng gabi, ginugugol naman niya ang kanyang oras sa Art Institute of Chicago. Ninais maging military ni Walt Disney noong siya ay 16 years old pa lamang. Pero dahil siya ay menor de edad pa lamang, siya ay inilipat sa American Red Cross at nadistino sa France noong unang digmaang pandaigdig bilang driver ng ambulance. Taong 1919 ay bumalik sa Amerika si Walt Disney. Dito ay sinimulan niya ang unang bagay na kinahiligan niya. Ito ang pagiging cartoonist. Nagtrabaho siya sa Kansas Film Center and Company kung saan gumawa siya ng mga commercial mula sa mga cut-out animation. At gamit ang camera ay nag-eksperimento si Walt Disney ng pagpapagalaw ng mga cut-out na nilikha niya. Nagtayo ng sariling animation studio si Walt Disney katuwang ang kanyang unang empleyado na si Fred Harman. Pinalabas ng dalawa ang kanilang unang animation show na Lout or Grams at sa pagsikat ng show na ito, nagkaroon ng sariling working studio si Walt Disney. Pero kalaunan ay nabankrupt ang nasabing studio at nagsara ito noong 1923. Pero sa tulong ng kanyang kapatid na si Roy, ay muli nilang itinaguyod ang studio ni Walt Disney at sa pagkakataong ito ay itinayo nila ito sa Hollywood at pinangalanan na Disney Brothers Studio. Naging tatak ng studio na ito ang karakter ng rabbit na si Oswald at kalaunan ay naging trademark nito ang karakter na dagang si Mickey Mouse na unang itinambok noong 1928. Pumatok din ang kanilang animated show na Alice in Wonderland at Three Little Pigs habang kumita ng halos isa't kalahating milyong dolyar ang animated show na Snow White noong 1937. Nang pumotok ang ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ang Disney Studio para gumawa ng animated films bilang wartime propaganda. Sunod-sunod na animated films ang ginawa ni Disney na talagang pumatok at nakilala tulad ng Pinocchio at Fantasia noong 1940, Dumbo 1941, Bambi 1942, Cinderella 1950, Treasure Island 1950, Alice in Wonderland 1951, Peter Pan 1953, Lady in the Tramps 1955, Sleeping Beauty 1959, at 101 Dalmatian noong 1961. Dahil sa kasikatan ng mga likha ni Disney na animated films, ay lumabas na rin sa telebisyon ang gawang palabas ni Disney upang mapanood ito ng mas marami. Kalaunan nagkaroon na rin ito ng sariling Disney theme park. Ito ang Disneyland na unang ipinatayo noong 1955 sa California at talagang tinangkilik ito ng mga tao. Kabi-kabilang mga turista sa kabi-kabilang bahagi ng mundo ang dumarayo upang makapunta lamang sa Disneyland. Hindi lamang ang mga bata ang nangangarap na makapunta sa Disneyland, kundi pati ang mga matatanda. Masasabing naging maganda ang takbo ng buhay ni Walt Disney, pero hindi siya ang kanyang mga likha. Dahil kung ang kanyang mga likha
ay nananatiling pangbata. Siya naman ay tumatanda at humihina. Tinamaan siya ng sakit na lung cancer. At noong December 15, 1966, siya ay pumanaw sa edad na 65 dahil sa kanyang lung cancer. Naulila niya ang kanyang asawa at dalawang anak. Namatay man si Walt Elias Disney ay mananatili pa rin siyang buhay dahil sa walang kamatayan niyang mga likha at tigasiya na iniwan niya.